Just like warm days, the springtime, get butterflies. Can't control myself when I'm around you. Soak up the fragrance, we're here for a while. Nowhere to go, girl, let's enjoy the ride. It's the feels you give to me. Yeah. It's the feels you give to me. Oh. One step, two pace, taking our time. And good morning sa inyong lahat. At kasama ko na itong si Posty. So 8 AM pa lang, nilabas ko na siya para makapagtrabaho kami ni Mrs. Kasi may pupuntahan kami mamayang hapon ni Basti, nung anak kong bunso, na birthday. So ayun, para si Mrs. ay makapagpahinga mamayang hapon. Tatrabahuhin na namin yung part-time namin. Alam niya naman may part-time kami every Sunday. So ayun, nagpupupo na siya. And good sign. So andito na kami sa park. Papakita ko sa inyo yung mga bulaklak na naglalabasan pag ano, mag-umpisa ng mag-spring. Ayan ha. Nag-umpisa na yung mga bulaklak niya. Ayan. Bali yung apat na yan. Ah, hindi pala yung apat. Ilan alang puno yan? Anim. Yung anim na puno na yan sa paligid ko, puro ang bulaklak niyan, puro pink. So ayun, siguro mamaya, mga isang linggo pa siguro o ilang araw, maganda na yung bulaklak nito. Tingnan niyo naman ha. 'Di ba? Ang ganda. Ang kulit lang ng aso nito, habol-habol sa akin. So ayun, nakapupo na siya. Siguro uuwi na rin kami para makapagtrabaho kami ni Mrs. ng maaga. And ayun, takad-lakad muna tayo dito. Basa, basa. Ayun tayo. May hamog. May hamog ngayong umaga. Ay! Ayun. Ay, kulimlim na naman yung panahon. Pero hindi naman siguro uulan. Ayun. Mga matatanda pa lang yung naglalakad dito ngayon. Wala pa mga nagja-jogging. Kasi sobrang aga pa. Baka nag-uumagahan pa lang yung mga tao. And ayun, magtatrabaho kami ngayon para mas maaga kami matapos. Tapos yung bunso ko, si Basti, pupunta pa siya sa ano, dadalhin siya ni Mrs. sa simbahan. May ano siya mamaya, may church. So ayun, kailangan ko na rin bumalik agad. May nakita pa akong isang bulaklak dito na maganda oh. Ito naman, white. Ay, dito tayo. Ayan, ito naman, white siya. Tingnan nyo ah. Ayan. Ganun dito pag spring, pag magsa summer, lumaglalabasan na yung mga bulaklak. Sobrang gaganda. And ayun, yun lang. Malapit na kami ni Mrs. dito sa aming trabaho. So time check. Nasa si mga 8:30. 8:45. 9. Magna-9 na. Kailangan namin bilisan pa lang trabaho. So ganda ng views. Sa sobrang aga, inabutan namin, naglilinis pa yung mga tao dito. Wala pa mga tao. Ayan o. Oh. Laki ng pinto o. Oh. Parang mga pangyayamanin yung mga nakatira dito. Dito kasi sa sentro, yung mga nakatira dito.
yung mga ano, mayayaman. Karamihan mga amo ng Pilipino dito nakatira. Saka may bahay dito, dito nagtatrabaho, may studio. So, ayun, kaya ganun kalalaki yung mga pinto. Inaan lang natin ang boses natin. Baka tulog pa yung mga tao. Ay, trabaho na naman. Dalawang linggo siguro akong hindi nakapunta dito. Kasi si Miss nagtrabaho ng Monday, nung isang linggo. Tapos nung isang dumang linggo pa, eh siya rin yung nagtrabaho. So, ayun. Tagal kong hindi nag-ano dito, nagtrabaho. Parang nakakamiss. Ayun, check muna natin. Ay, ganda ng sentro, oh. Yan, pag gusto nyong masulit yung mga picture nyo sa sentro dito sa aming lugar, pumunta kayo ng maaga. Wala kayong mga kaagaw sa mga pagpipicture, di ba? So, tingnan natin kung anong ginagawa ng babae na to. Magkakape ka na. Ay, start na naman sa trabaho. And sarap-sarap naman magtrabaho ngayon. Magang maaga pa. Kailangan magwantes. Time check. 9:01. So, mga 10:30 siguro tapos namin to. And let's go. Ayan, natapos na ako dito. So, punta naman ako dun sa kabilang parte. Sa banyo at sa corridor. And time check. 9:20. So, 20 minutes kung natapos to. And, yun, ano na lang to. Papasadahan na lang nung basang-basahan para ready na. Pwede na kami umalis. Hi, time check, 9:40 na. At 40 minutes pala kami nagtatrabaho pero medyo patapos na kami. Dito na ako sa kusina, medyo may uhugasan pala ditong mga tenedor at kutsilyo. So, mabilis lang naman yung paghuhugas niyan. Tsaka itong kapehan na to, hugasan ko lang saglit. May basura. Kinokolekta ko yung mga basura dito pag nagtatrabaho kami. Tapos nilalagay ko dito sa may nabasurahan. And ayun na pasadaan ko na ng basang-basahan yung mga sahig. Hinihintay ko lang matuyo. Yung medyo basa pa ng konti. Mamaya siguro ng konti makauwi na kami ng mas maaga. And ayun, pupunta naman si Mrs. tsaka si yung bunso namin, si Basti, sa simbahan kasi may church sila. And ayun. Ay, nakatapos na naman ng isang araw na trabaho. At pambayad na naman sa aircon, di ba? Meron na kaming pambayad ulit sa aircon. Ilang linggo pa ba? Ah, 2 linggo pa pala kami bago sumweldo dito. Pero at least, ayun na naman, nakasave na naman yun sa pambayad namin sa aircon. At ayun, sinasarado na ni Mrs. yung mga bintana at uwi na kami. Sarap magtrabaho pag umaga, di ba? Gising mo lang sa bahay, tapos pasok sa trabaho. At least, mamayang hapon, wala nang masyadong gagawin, di ba? Ay, andito na kami sa service namin. Tapos na kami magtrabaho. Mag-umagahan sana kami, ang problema. Wala akong dalang wallet. Wala akong dalang pera. Si Mrs. wala rin dalang wallet. So, ayun, doon na lang kami sa bahay mag-uumagahan at malapit lang naman, taglit lang naman, mga 20 minutes lang yung bahay namin o 10.
Let's go. Ay, andito na kami sa aming bahay. Tingnan nyo naman ang ginawa ng aso na to. Nagkalat siya ng mga dahon. Hindi ko lang kung saan nyo nakita itong dahon na to. Tingnan nyo. Ayan, ang ginawa niya. Nagkalat sa carpet. So, luto muna ako ng umagahan. Mabilis na pabilis lang kasi pupunta pa ng simbahan si na misis. At, ayun. Ah, wala pa palang patungan dito ng mga kaldero. So, ayun, nag-umagahan na si kuya. Kebab. O shawarma. Ikaw, nag-umagahan ka na? Hmm? Hey. Hey. And ayun, ano pala ngayon? Nalimutan ko na. Kanina pa akong vlog ng vlog. Ano pala ngayon? Ano dito? Father's Day dito sa Italy ngayon. Yan, may regalo si Basti. Aguri, Papa. Festa della Papa. Ibig sabihin nun, Father's Day. Happy Father's Day. Tibo, yun, bene, Papa. Nakasulat lang, I love you, Papa. Yun lang. So si Mrs. pala, may regalo sa akin. Nasaan na? Nasaan yung regalo ni Mrs.? Ayan. Kasi, 3 months ago, hindi ko alam, bago magpasko yata, niregaluan ako ni Mrs., kung tandaan nyo, nung headset na Marshall. Nawala. So, ayun, pinalitan niya ng bago. Ayan, may bago tayong headset na Marshall. Ayan, dalawa na yung box ko. Ito yung isa. Tsaka yung, ito yung isa. Ito yung bago. Kasi nawala yung, nawala ko yung una kong ganito. So, yun, sobrang bait naman ni Mrs. Pinalitan niya ng bago. And, salamat, di ba? And, salamat din kay Basti. Ayan, nakabihis na siya. Pupunta na siya ng church. At ako naman ang magluluto siguro ako ng tanghalian na Mrs. Mamaya kasi kami ni Basti, pupunta kami sa 7th birthday nung anak ng kaibigan namin. So, ayun, pupunta kami doon. And ayun, dito ko na tatapusin ang vlog namin. Sana nag-enjoy kayo. At kita-kits na lang ulit tayo sa susunod na vlog. And ingat palagi. Ciao!